May mga grupo ring nagprotesta sa Commission on Human Rights bilang pagunita sa anibersaryo ng martial law. Ang panawagan naman nila, pati na ni Vice President Lenny Robredo, huwag padala sa mga nagbabalak na baguhin ang kasaysayan. Yan naman ang tinutukan ni Mark Salazar. Sa Freedom Park ng Commission on Human Rights, ang entablado na mga nagsasabing walang maganda sa martial law ni Ferdinand Marcos. Never again! Never again! Never again to martial law! Mas marami ang kabataan sa pagtitipong ito. Pumapalag sila sa pagkakalibing ng diktador sa libingan ng mga bayani at sa plano pang gawing holiday sa Ilocos Norte, ang September 11 birthday ni Ferdinand Marcos. September 11 ay araw na magnanakaw. Pangalawa, i-declare natin ang Marcos, ang mga Marcoses bilang persona non grata. At panghuli, i-review at ilahag ang full implementation of the martial law education in schools. 20 years old ako nang dineklara ang martial law. Isa sa mga nagsalita si Edna Aquino, 68 years old, na humuhugot ng kasaysayan batay sa karanasan. 20 anyos lamang daw siya nung ikulong sa pagiging student leader na kumontra sa batas militar. Kabilang si Edna sa datos ng task force detainees ng mahigit 90,000 mga inaresto nang walang prosesong legal noon. Halos 800 naman daw ang dinukot. Mahigit 5,000 ang tinorture at mahigit 2,000 ang pinatay umano nang dahil sa pagkontra sa rehimen ni Marcos. Nang tunay na pagbabago ay nasa kamay natin sa patuloy na pakikibaka upang maganap ang tunay na pagbabago ng pagkapantay-pantay at demokrasya para sa lahat. We have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the president. Sa kanila ring numero, hindi golden years ang ekonomiya ng Pilipinas nung rehimen ni Marcos. 42% o halos kalahati ng populasyon ay nabubuhay below poverty line. 12 to 15 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawa, habang 13.5 na mga kumpanya ay hindi nagpapasweldo ng minimum wage. At pagbaba ni Marcos, 28.3 billion pesos ang iniwan niyang utang ng bansa. Pero sabi ng Commission on Human Rights, matapos ang 48 taon, meron daw ngayong mga nagtatangkang baguhin ang kasaysayan. Hinimok nila ang lahat na maging mapagmatyag sa mga anilay nagkakalat ng kasinungalingan. Hindi tinukoy ng CHR kung sino ang mga ito. Si Vice President Lenny Robredo naman, sinabing dapat labanan ang anilay nagkakalat ng kasinungalingan para baguhin ang kasaysayan. Kaya nga raw mahalagang hindi malimutan ang mga nangyari noong panahon ng martial law at dapat ulit-ulitin ang mga kwento nito, lalo na sa mga kabataan. Hinihingan pa namin ng pahayag ang pamilya Marcos. Tiniyak naman ng Department of Education, binibigyan nila ng objective na pananaw sa martial law ang mga estudyante sa kanilang mga leksyon. We make sure that the learners are provided an opportunity to have an objective perspective of what happened during that time. Ang ilang grupo naman inihahalin tulad ang nangyari noon sa nangyayari ngayon. Dahil sa pagiging tuso at pagiging mapanlinlang ng gobyernong Duterte, ang batas militar ay unti-unting unti-unti nating nararamdaman. Sabi naman ng palasyo, iba na po konteksto ngayon. Dati-dati po, naisasara ang Kongreso, naisasara ang Supreme Court. Ngayon po, wala nang ganyang kapangyarihan ang Presidente. At ang deklarasyon ng martial law ngayon, pwedeng questionin sa Kongreso, pwedeng questionin sa hukuman. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.